Okay, magandang hapon po sa lahat, lalo na tigit sa lahat sa aming mga viewers sa YouTube. Ngayong hapon, mayroon tayong special na episode. Ito po yung interview sa isa nating kapatid na nagdesisyon pong magpabautismo. At kanina, nagkakaroon kami ng baptism sa church. Ipapakita namin yung video sa episode na to paano nangyayari ang kanyang bautismo. Pero ang ating interview ngayon, kasi siya po ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang isang karpintero, pero habang siya nagtatrabaho doon ay nangyayari na napanood po ang video na ating ginagawa. At sa tagal ng panahon, ito po yung ating alamin kung paano nangyayari na nakapag-desisyon po siya na maglingkod sa Panginoon, nagdesisyon siya na magpabautismo at tanggapin ang pananampalataya Adventista. Ito po ang ating kapatid, si Brother Dudy Parmo, ano? Ito yung kanyang pangalan. Ang tanong ko ngayon, kapatid, no? Saan ka nagtrabaho? Anong bansa yun? Nasa Saudi Arabia po, sa Riyadh. Sa Riyadh? Oo. Ito pong ano, sa Riyadh. Ang aking tanong ngayon, kapatid, no? Maalala mo pa ba kung anong buwan o taon na napanood ninyo ang ating programa sa YouTube? Hindi lang ako sure, pero parang naalala ko, next year, parang nakaraang taon pa ko yun. No, bali isang taon. O, mga isang taon na siguro ako mahigit. Anong mga religion ang inyong pinanood noon ng habang kayo nandun sa Riyadh? Marami na rin po akong pinapakinggan mga reliyon, mayroong mga magagaling na pastor. Nung una kong pinapakinggan itong ano, dating daan, mas nakilig rin po ako sa GIL, tsaka sa Iglesia ni Cristo, tsaka mayroon pang iba kasi nag-research kasi ako sa YouTube, nakikinig ako ng mga katuruan ng mga pastor. Naintindihan ko rin naman yung mga turo nila, para rin mga ano, tungkol din naman din sa Panginoon. Meron din akong natutunan, pero parang hindi ko pa masyadong, parang mayroon akong hinahanap na mabubuo yung pananampalataya. Pero paano nangyayari na habang nanonood ka sa iba't ibang religion sa yung pinaroroonan ay nakapag-desisyon ka na tatanggapin ang pananampalatayang Seventh-day Adventist? Paano nangyayari yun? Unang-una kasi, hindi ko pa kasi alam yung Seventh-day Adventist. Ang alam ko na kasi sa Batista, alam yun. Ang Seventh-day Adventist, hindi ko po alam yun. Parang narinig ko na yon, pero hindi pa masyadong ano yung mas hindi ko pa masyadong kilala. Hindi popular. Para sa akin. Eh ngayon, hindi siguro sinasadya, nadaan ko po yung turo niyo at na pinapakinggan ko lang kung anong klaseng turo sa. Nagugulat ako kasi namangha ako dahil parang hindi ko may papaliwanag yung sarili ko eh. Parang hindi ko alam, basta gusto ko lang siyang pakinggan, parang may nag-aano sa akin eh. Parang may nag-aakay sa akin na panoorin mo yan, pakinggan mo. Praise God, no? Ganun ang mga pangyayari. So ang pangalawa kong tanong ngayong hapon, no? Sapagkat marami akong video doon na napapanood mo, ano ang pinaka-unang video na yung sa unang panonood mo sa video na nagkakaroon ka ng interest sa mga topic? Yung muna kasi, may napakinggan din kasi ako sa mga ibang reliyon. Kasi ako, katoliko ako, lumaki din ako sa Bisaya, kaya Bisaya ako. May napakinggan kasi ako, turo dito sa ano, sa 666, kasi nga napakinggan mo yun sa Revelation 13, may 666 dyan eh. Ngayon, pinapaliwanag nila tungkol kung anong ibig sabihin na yun. Na napakinggan ko po yung mga ibang pastor. Pero parang hindi pa ako kontento eh. Naghahanap ako ng ibang turo tungkol sa 666. Ngayon, nadaanan ko po kayo si Brother John Lumingkin. Namangha ako kasi tinuturo pati ang history. Sinesearch ko po yung sinasabi niya na mga reference po doon. Nakikita ko po yung mga taon. Kung kailan nagsisimula. Kailan natapos. Doon sa yung sinasabi na ano, 1798 natapos. Kaya nagulat ako, sabi ko, kakaibang turo, hindi ko pa narinig. Kaya doon na ako napukos. O araw-araw na ako nakikinig kasi panggabi ang trabaho ko eh.
So mula noon, so nag-umpisa lang yun sa 666, tapos pinakinggan ko, tapos naghahanap na ako ng iba naman hanggang sa napuntahan ko na rin yung mga ibang turo. Marami siya eh. Iba ibang turo. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga video na ginagawa ko umaabot na ng 60 topics na. Oo. Pero ano sa mga topic doon na nung nakikilala mo ng buo ang Panginoon na nagdesisyon ka na pananampalataya ito ay sa Panginoon, ito ay no, nasa Biblia. No, ano bang mga doktrina na napapanood mo maliban sa 666? Hindi kasi ano eh par, nung umpisa nga yun, nung nakita kita doon sa 666, nakinig na, binuksan ko na yung iba. Ngayon, yung mga katanungan ko, doon na ang sagot sa mga katanungan ko nung una na hindi ko alam. Kasi mayroong mga, nalilito ako doon sa mga, ano tawag dito, yung mga napapakinggan ko sa iba. O katulad ng pagtuturo tungkol sa mga pagsasamba katulad ng sabat. Uh-huh. Eh napakinggan ko ang sabat pala ayun pala ang tunay na pamamahinga. Hindi pala ang lindo na unawaan ko yun. Kaya pinag-aaralan ko rin, tinitignan ko rin sa Bible kung nagmamatch pa siya. Kasi nga mula nung napakinggan ko nagmamatch eh. Lahat ng tinuturo niyo dun sa YouTube, kinitignan ko rin doon sa Biblia kung ganun din po ba ang sinasabi. Nagmamatch kasi sa parehas eh, wala namang binago. Pati yung sa mga pagkain na doon din. Tsaka yung pagsasampa sa mga Diyos-Diyosan, tinuturo nyo rin din. So maraming salamat kapatid kahit ano ito na interview. No? Yung alam mo nung nakikilala kita sa Facebook, doon ako natutuwa sa iyong ano, di ba? Unan tayo nag-usap habang tayo nag-chat sa Facebook. At saka nagtatanong ko kayo kasi isama na natin ngayon sa ating interview. Mm-hmm. Di ba? Sa sinabi mo, kayong mag-asawa, mayroon sanang balak na pag-uwi mo galing doon sa Sunday, kayo'y magtayo ng isang figure, ano? Oo. Pero nabago ito nung napanood mo yung topic natin patungkol sa pagkain. No? At dito, isama natin sa interview kasi nandito ka na ngayon. No, yung sinasabi niya no, namangha siya o nagugulat siya nung nalaman niya yung topic natin patungkol sa pagkain ay ang baboy pala ay hindi pala ito pagkain ng Panginoon. Oo. No, gaano ka ano no nung napapanood mo yon, no, ano ang iyong damdamin noon, no, kung ito pala ang panukala ng Panginoon sa kanyang bayan na hindi kakain ng baboy, hindi ka ba doon parang hindi ka nagdesisyon na ayaw mo nang pakinggan kasi iba pala ito. Pero nung napakinggan mo yung katotohanan, ano ang iyong response sa panahon na yun? Hindi, natuwa ho ako kasi nasagot na ho yung ano ko, yung mga tanong ko. Kasi nga ho, napasa ko nga ho dun sa Leviticus 11 na ang sabi dun ay karumal-dumal nga ang baboy. Taka naman ako, bakit kinakain? Kaya doon ako naghahanap ng interpretasyon, naghahanap ako ng nagsishare sa ko kung anong paliwanag doon, kung bakit kinakain niya, inuutos naman sa Bible. Ngayon, nung pinaliwanag doon, nasagot na yung mga tanong ko. Yung pala ay talagang pinagbabawal talaga ng Diyos yan. So ito po yung interview natin patungkol sa pagkain, patungkol sa Sabat, so nakikita mo yung kabuuan. Oh. At hindi lang siguro yan, inyo ding napatunayan na sa Biblia, no, Sabat talaga. Ito, Katolik ito. Oh, Katolik na ako. Dating Katolik. Ngayon, Seventh-day Adventist, kabibinyag lang niya kanina. At kami din nagpapasalamat sa iyong desisyon. Purihin natin ang Panginoon. Naalala ko sa sulat sa Juan. No? Sabi ni Jesus Christ, Juan Jesus, ako'y maraming mga tupa na ano, nandoon sa ibang kulungan. Pero darating ang araw na sila naman ay aking ano, diipunin. Pero isa lang ang patanda na binibigay ng Panginoon. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. No, at ako'y naniniwala, isa ka sa tupa ng Panginoon. Nang nakinggan mo yung boses ng Panginoon sa panawagan sa paglilingkod, ay ano na, hindi ka nag-alinlangan. At sa totoo mga kapatid, ang kapatid na ito ay galing pa ito sa Saudi Arabia. Hindi pa siya umuwi sa kanyang pamilya. No? Galing sa Saudi Arabia, nung napanood niya ang ating gawain sa YouTube, ay siya po ay
pumunta muna sa Puting Kahoy Church at nag ano, nagdesisyon po siya na magpa-baptize muna bago po siya umuwi sa kanyang pamilya. At ngayong hapon din, brother ano, brother Udi, gusto kong babatiin mo rin ang iyong mga mga kasama doon. Ang doon, sinabi mo kanina na hindi ka lang nag-iisa pala doon sa pakikinig sa panonood sa YouTube doon habang kayo na doon sa Saudi. Mayroon kang pagkakataon, batiin mo yung ating mga inyong mga kasamahan at makikita ano natin sa YouTube para mapapanood ka nila. Okay, bibigyan kita ng time. Binabati ko din si ano si Kuya Walter, yun yung matalik na kaibigan ko. Pero alam ko na sa hanggang ngayon ay nagpapatuloy din siya, nagkikinig din sa mga salita ng Diyos. At sana ipagpatuloy niya yun. Sana maunawaan niyang lahat na tulad ko. So, doon din brother, ano, Udi, pinabanggit mo kanina na hindi lang pala ikaw, ano? Oo, marami kayo. Mayroon ako mga kaibigan nung katulad nila Bay, nila Ronald, Kuya Berto, sila Mar, si Mar, lagi nakikinig sa akin. Pag sinishare ko na yung tinuturo ni Brother Joe, nakikinig siya. At sabi niya, nabuksan na rin daw yung ano niya, paniniwala niya. Sila Noel, yung mga kaibigan ko dyan sa Saudi, alam ko, darating din na araw na matulad din kayo sa akin na nang nagpababautismo. Kasi hanggat hindi tayo magpabautismo, hindi malilinis pa, hindi pa rin malilinis ang ating mga kasalanan. Hindi tayo may re-record sa aklat na buhay. Kaya iniikayat ko sana kayo na darating sana ang panahon na magpabautismo din kayo tulad sa akin. Okay. Maraming salamat na. At mga kaibigan, nais kong pasalamatan ang ating maiksing interview. Umaasa ako na yung mga kaibigan ni Ronald sa Saudi habang patuloy kayong nanonood sa ating pabalita, no? Ito po'y walang katapusan balita na ipapahayag sa buong sanlibutan at ako'y natutuwa na ang sinasabi ni Brother Ronald na mayroon siyang mga kasama ay alam ko na kapag patuloy kayong manunood, maintindihan ninyo ang salita ng Panginoon. Pero kung madadama ninyo ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa inyong buhay para kayo magbabago, tanggapin ang Panginoon na personal ninyong tagapagligtas. Kahit hindi na kayo umuwi sa, hindi man tayo magkikita ng personal, pero tatanggapin ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At umaasa ako, pagdating ng Panginoon, handa ang inyong buhay, makasalubong ninyo siya. Magkikita tayo sa langit na bayan. Maraming salamat, Brother Rodi, sa ating maiksing interview. Purihin natin ang Panginoon sa tayo'y magkakapatid na sa pananampalataya. Maraming salamat at hanggang sa sunod nating interview sa mga tao na madala sa Panginoon. Amin ding hinihintay kung mayroong makauwi galing sa ibang bansa at kayo nagdesisyon na magpabautismo. Kahit nagpabautismo kayo sa ibang ano, sa ibang lugar, tatanggapin ninyo ang pananampalatayang Adventista. Ipapaalam lang ninyo sa amin na kayo nagiging pinagpala sa ating programa sa pamamagitan ng YouTube. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Maraming salamat din po sa mga kaibigan po doon sa Saudi. Tulad, mas lalo na kay Kuya Walter, sana Kuya, pag napanood mo ito, pagpatuloy mo sana yung mga inumpisana natin sa pag-aaral sa Biblia, mas lalo na yung pakikinig kay Brother John. Yun lang po. May balak pa bang babalik ulit sa... Sa ngayon, wala pa po akong balak. Kasama, doon muna ako sa Bisaya. Habang nandito ka, ay muli mong... Pagdibayin, pagyamanin ang salita ng Panginoon. Patuloy mo. Sa gawain. Thank you, kapatid. Sige po.